Dahil sa tindi ng mga intriga kay Hope, maging pamilya raw niya ay apektado na. Ano sinasabi ng pamilya mo sa'yo, Hope? Nung una po, galit na galit talaga sila. Kasi, bakit ga daw nagkaganon? Pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Pinag-aral ako. Sa palagay mo, anong magiging kapalaran mo ngayon? Naalam na ng lahat ng tao kung anong nangyari sa iyo. Yun po ang hindi ko alam kung makakahanap ako ng trabaho kasi sinira na po nila ako eh. Ang naging kasalanan ko lang, eh ang nagmahal, minahal ko si James. Kahit na alam kong may asawa na siya, kahit na alam kong mali. Sana lang po, hindi nila ako hinusgahan ng ganun-ganun na lang. Na sinasabi nilang ko. Stalker ako. May mga balita sa katawag babae ng pababaan ni Pag na kaya ginawa mo to. Talagang pinalapit mo sa isip James dahil talagang matagal mo ng pangarap. Hindi po. Katanayan po niyan, hindi ko siya gusto nung una. Pinakilala lang siya sa akin ni Elise. Tapos pag nagpupunta siya doon, tinatawag ako ni Elise sa room. Sila naman lahat eh, yung gumagawa sa kanya. Alam nilang buong kwento. Pero ayaw nilang magsalita. Siguro natatakot sila kasi syempre mawawalan sila ng trabaho. Pero sa tagal na relasyon ni James, meron ba siyang sinasabi tungkol sa mga problema nila ni Chris? Meron po. Every time na nag-aaway sila ni Chris, tumatawag siya sa akin. So sabi niya na nag-aaway na naman kami. At sabi niya pag nag-aaway daw sila, break sila. Nagbe-break sila. May reaction pa ba sa sinabi ni Chris na hindi sa papayag niya sila ay mga pamilya nila? At alam mo ba ang sinubi sa hospital ngayon si Chris dahil sa forced labor? Opo. Unang-una po, hindi po ako naninira ng pamilya. Ang sa akin lang kasi, na in love talaga ako sa kanya. At humihingi ako ng patawad. At nililinaw ko na tapos naman na sa amin ang lahat. At sana naman magsalita na rin sila at tapusin na rin nila to. So ngayon, ano sa palagay mo mangyayari sa buhay mo ngayon? Oh. Yun nga po eh. Sa kanila, sigurado na sila sa future nila. Siyempre, Chris Aquino yan eh, at saka James Yap. Pero ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa future ko. Basta ang gusto ko lang po ngayon, malinis po yung pangalan ko. Sabi mo, nagalit ang tatay mo sa'yo dahil sa nangyari nito. Sa palagay mo, bakit siya nagalit? Apektado ba yung pamilya niya? Apektado po. Kasi sila yung nakakabasa lahat ng mga write-ups, ganun. Kaya sobrang nasaktan sila sa mga akusasyon laban sa akin na hindi naman totoo. Para po sa kanila, gusto ko pong humingi ng tawad at pang-uunawa po sa mga magulang ko dahil nasaktan ko po sila. Nagsisisihan mo ba yung mga nangyari mo? Hindi po. Hindi ka nagsisisi na magulo, ganito ka gulito? Hindi po. Ano nag-reaction ng nanay mo dito, babae ni Santino? Umiiyak po siya. Ba't hindi ka nagsisisi, ganun? Naapektuhan ng pamilya mo? Kasi po, ginusto ko rin yun eh. Umibig ka? Minahal ko siya. Anong special qualities ni James? Si James kasi malambing. Sobrang lambing. Tsaka lagi siyang nagte-text, tumatawag sa akin, kahit hanggang madaling araw. Gusto ko lang pong magsalita tungkol sa sinabi ni Mr. Boy Abunda na walang kasalanan sa akin si Chris. Opo, wala po siyang kasalanan sa akin. Kaya nga po ako yung humihingi ng patawad sa kanya. Dahil nasaktan ko siya. Pero hindi ko po yung sinasadya.
Oo, oh, ito kasi yung sisi nila. Dahil nga daw lumabas ka, kaya ito yung sinagot sa hospital si Chris. Ano masasabi mo, Tutulo? Yung pong nangyari kay Chris, meron pong... pwede rin pong mangyari sa akin yon, kasi hindi pa ako sigurado kung buntis ako ngayon. So, kung meron kayong sympathy kay Chris, dapat po meron din po kayo sa akin. Ikaw ang biktima rito. Sa palagay mo, ikaw ang biktima rito. Opo, ako po. Sinasabi mong mahal mo si James. Paano kung sabihin ngayon ni James na never ka niyang minahal? Ginamit ka lang. Masakit po para sa akin, pero wala na po akong magagawa sa buko. Sa palagay mo, sa tagal ng pagsasama niya ni James kahit pa paano, napili mo bang maligay sa sapiling ni Chris? Yung total na happiness? Hindi po 100% na maligaya siya. Kasi nung time na yon na naging kami, hindi pa kami noon. Nag-direct siya sa akin, tumatawag, sinasabi niya mga problema, ganyan. Naaawa ako sa kanya. Kasi yung mga kwento niya na lagi silang nag-aaway, kahit maliit na bagay lang, nag-aaway sila. Naaawa ako sa kanya noon. Hanggang sa tumagal-tagal, na in love ako sa kanya. Kasi alam, ang pagkakaalam ko, kung masaya ka sa isang babae, sa asawa mo, hindi ka maghahanap ng iba. Kasi ako naman, nakikinig lang ako sa kanya. Kung ano yung gusto niya ikwento sa akin, yun lang po. Anong eksaktong sinabi siya ni James nung nalaman mong kasal na sila? Anong eksaktong pagkakasabi niya? Kasal na kami. Narinig ko lang po yun sa the bus, yata noon, nung sinabi na ni Chris na kasal na sila. Mas inaamin ko po, nasaktan talaga ako noon kasi mahal ko na siya noon. Pero hindi ako nagtanong kay James ng kahit na ano. Wala naman sa sinabi. Wala po siyang sinabi. Hindi niya sinabi napilitan na siya. Hindi naman ganoon. Hindi naman po. Basta ang sabi niya mula nung ikinasal siya, hindi na daw siya nakakalabas, hindi na siya nakakapunta kung saan-saan, nakasama ang mga barkada niya. Ilan kayong magkakapatid? 4 po. Lahat kayo nakatapos ng pag-aaral. Palagay mo bakit lumabas yung mga balita ng isa kang murahing babae? Ganun. Palagay mo paano lumabas yun? Siguro dahil maraming nanliligaw sa akin. Ang sama-sama ng loob ko kay Elise dahil pinagkatiwalaan ko siya. Ang pagkakaalam ko, sobrang close kami. Alam niya lahat ng nangyayari. Tapos ngayon, binaliktad niya ako. Sino ba isang friend? Siyempre, baliktad na naman ang sasabi nila sa akin. Si Mitos, alam din niya. Ayoko siyang banggitin sana, pero sabi mo magsasalita siya. Dahil buntis siya eh. Si Mitos siya ang scrubber ni James. Si Mitos ang scrubber? Pag hindi pa tapos si James, nagsha-shower pa lang. Tinatawag ako. O, dito ka muna. Dito ka muna kay sir. Ganyan-ganyan. Ganun-ganun. Anong message mo ngayon sa mga dati mga kaibigan sa ganyang katabahuan mo dati na ngayon ang nagsasalita laban sa'yo? Sa kanila po, sana, kung tunay ko silang kaibigan, sana hindi na lang sila nagsalita. Kaso trinaydor nila ako eh. Hindi, anong message mo kay James? Wala na po. Wala akong masabi. Pero may galit ka ba kay James? Mahal mo pa rin siya. Kay Chris, anong message mo? Yun nga po yung sana maunawaan niya ako. At sana mapatawad niya ako dahil pareho lang din naman kaming babae na naranasan ding magmahal sa maling lalaki.